What do I do? What do I do, bro? I can't stay in this f***ing house anymore. I can't. Holy s***. Yo. Oh, no. Hello mga kamulti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Sa mundong ito ay may mga pangyayaring hindi natin may paliwanag. Well, ang video ito ay nagbibigay ng palahisipan at iba't ibang spekulasyon sa kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ito ay na-upload ng isang user na makuna nito ang isang insidente. Panorin mo ang maigi at sabihin kung ano sa tingin mo. Wow. Ayon sa uploader nito ay dalawa sa anak nito ang nagpunta sa isang basketball game at nang nasa bahay na ang mga ito kasama ang kaibigan nila ay may nakuna nito. Habang nakahiga ang isa sa sopa ay isang kaganapan ang nakuna ng uploader nang biglang bumaliktad ang sapatos na tila ba ginalaw ng hindi makitang nilalang. Wow. Walang makapagsabi kung trick lamang ito. Isa pa sa mga comment ay nagwikang ang paggalaw ng sapatos ay maaaring may kinalaman sa isang physics lamang. Wow. Well, kung mapapansin mo ay nakatitig din ang aso sa sapatos na tila ba may nakikita ito. Wow. Magpagayon pa man ay panoorin mong maigi at baka may teorya ka sa kung ano ang nakuna ng uploader. Wow. Ang pangyayari naman ito ay na-upload sa TikTok. Na-record ito habang ang mga lalaking ito ay nagka-camping sa kabundukan. That was a f***ing child screaming. Like a f***ing or something. That was a f***ing... Sa kasiyahan nila ay isang malakas na sigaw ang naririnig nila mula sa kadiliman ng paligid. Kaya naman kinuha nila ang camera upang may record ito. Panulin mong maigi. That was a f***ing child screaming. Like a f***ing or something. That was a f***ing... That was a female f***ing screaming, Phil. Please. No. Oh my God, Phil, it sounds like somebody's being fucking raped. Phil, that sounds like fucking some scary movie shit. You know, dude, I had the biggest fucking revolver ever, dude. I'm first. That's probably... Dude, we're in the middle of nowhere. There's shit. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. There's one right there on the ground. On the ground. Look. The fuck is what? That, right there. What the is that? Dude, that's not... No. Please tell me you're gonna fuck with me. Oh! No! Dahil sa malayo sila sa sibilisasyon ay labis na nagtaka ang tatlong magkakaibigan sa naririnig nila. Nagmumula ang malakas na sigaw sa masukal at napakadilim na kakawayan.
Habang inahanap nila ang pinagmumulan nito ay nadako sila sa isang lugar kung saan isang krus ang nakasabit sa isang sanga. At dito na nga, nagsitakbuhan sila nang muli nilang marinig ang nakapangingilabot na sigaw. Kaya naman agad nilang nilisan ang lugar at nang makauwi na nga sila ay binigay nila ang footage sa isang kaibigan upang tingnan at may enhance ito. Dito na nga makikita nila ang maaaring may gawa ng naririnig nila. What's up everyone? This is part 3. Sorry it took so long. I sent that video to one of my good friends and he brightened up the exposure and slowed it down and then he sent it back to me. And I'm a little baffled about what I just saw. I thought it was a barn owl or a mountain lion, as well as everyone else is saying in the comments. But now that I'm seeing this video that he slowed down and bumped up this exposure, at I'm hindi isang out. Tao. Take ngayon right ay naging isa itong palaisipan sa kung sino o ano nga ba ito. So ano nga kaya talaga ang nakuna nila sa kakawian na malayo sa bayan? May idea ka ba, Kamulti? Nang ma-inance na nga nila ang footage ay isang imahe ng humanoid creature ang nasa likod ng isang puno. Dito malinaw na hindi lang ito basta mountain lion lamang o tao na gusto silang i-prank. Lalo na ang itsura ng imahe ay tila ba kakaiba. Please tell me you got the fuck with me. Oh, no. Sa unang tingin ay ordinaryo lamang ang makikita habang naglalaro ng drums ang binatang ito na kinukunan naman ng babaeng kasama niya. Pero kung pagmamasdan mo itong maigi, baka kinabutan ka sa footage. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Nakita mo ba? Titigan mong maigi ang background. Nakita mo na ba? Mula sa gilid ng pintuan ay isang multo ang makikitang nakatayo na nakasuot ng puti. Magpagayon pa man ay nang muling maigawi ang kamera sa kinatatayo nito ay wala na ang ghostly figure. Iba't ibang komento ang inani nito na di umano ay isa lamang itong tao na kasama nila sa bahay. May naniniwala rin na isa itong totoong multo lalo na't mapapansin ang maputla nitong mukha at bagyang paglutang sa ere. So ano sa palagay mo ang misteryosong imahe? Multo kaya ito o ibang entity? Really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang video nito ay talagang creepy lalo na't ganito ang makikita mo sa daan. Isang matanda ang nakaupo sa ilalim ng puno at nakatingin sa lalaki. Purong puti ang buhok nito at nanlilisik ang mga mata. Dinuro nito ang lalaki at sa takot ay tumakbo ito mabilis na makalayo lamang sa matanda.
Out of nowhere, muli na naman itong nakita sa loob ng bahay habang naka-smile pa sa kanya. Namumula ang mga mata nito at makikita ang mga dugong nasa paligid ng labi nito. Sa kasamang palad, hindi ko mahanap ang original uploader nito at kung alam nyo ay pakishare naman. Well, kung sa atin pa ay matatawag nga naman talaga itong aswang. Ang lalaking ito mula sa TikTok ay nakakaranas ng mga paranormal activity sa loob ng bahay nila. Pagpatay-sindi ng ilaw at paggalaw ng mga gamit ng kusa ang bigla na lamang nangyayari. Di umano ay nagsimula ito nang magsagawa siya ng Ouija board session na hindi niya natapos. Dito tila ba isang presensya ang napalabas niya na siyang gumagala na ngayon sa loob ng bahay nila. Dahil sa nagiging stream na mga pangyayari ay nagpasya siyang i-record ng mga ito. Crazy. I'm not crazy, the dogs heard it too. I'm sitting here watching games and I heard what sounded like this stove open and close. I'm not even around, bro. That shit 1000, I know what it sounds like when the stove opens and closes. What the f***? Yo! What the f*** is going on here? Yo! Bro, I'm home all the f*** alone. Yo, f*** this, bro. Bro. What do I do? What do I do, bro? I can't stay in this f***ing house anymore. I can't. Habang nanonood siya ng game, narinig nito ang oven na nagbubukas sara at sa takot nga ay nirecord niya ito. At unti-unti ay bigla namang nagbukas ang aparador at nagsinulungan ang mga botilyang nasa loob nito. Hindi na nito kinaya ang nangyayari kaya agad siyang lumayo, ngunit tila ba pinaglalaruan siya ng entity dahil muli na naman siya nakarinig ng mga kalabog sa itaas. So ikaw kamulti, maglalaro ka pa rin ba ng Ouija board sa loob ng bahay nyo? What do I do? What do I do, bro? I can't stay in this f***ing house anymore. I can't! Holy f***. Yo! Ang footage naman ito ay umani rin ng iba't ibang teorya at spekulasyon sa kung totoo nga ba talaga ito. Ayon sa ibang tao ay gawa-gawa lamang ito, pero may naniniwalang totoo itong footage ng UFO o isang unidentified object na bumagsak sa kalupaan ng Russia at hindi inaasahang nailabas sa media. Makikita sa footage ang mga sundalong nakasakay sa truck habang nagta-travel sa nagyayelong paligid. Dito na makikita ang iba sa mga ito na nakabantay at isang lalaking nag-i-examine ito upang matukoy kung isa nga ba talaga itong UFO. Napaka-misteryoso ng video nito at hindi natin ma-identify kung ano ang sinasabi nila dahil sa wala itong audio maliban sa narrator nito. Magpagayon pa man, ay mananatili na lamang din itong palaisipan. Pero ikaw, may nakita ka na rin bang UFO? Naniniwala ka nga ba talagang may mga alien?
By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.